Oh, parang yun, mahal. Nakaduktok sa akin. Tapos ngayon eh. Tapos ngayon nila sinasinta. Tapos pa na. Sana. Dapat tayo sa lupa na. Dalado akong dona. Dalado akong dona. Lalakad ko. Ay, lalakad ko. Sali mo. Tara. Ay, no. Viral ngayon sa social media ang video ng dalawang babaeng ito sa Lubao, Pampanga. Sampal at sabunot ang sinapit ng 14-anyos na si Luday. Hindi niya tunay na pangalan sa kanyang kabarkada. Nung minsan po kasi, nag-inuman po kami. Kasama po dun si Nalasing po nun ako, tapos nagpunta po ako ng banyo para po magsuka. Tapos ang pangkwento po ng mga barkada niya sa iba na nagpatira daw po ako sa banyo kahit hindi naman po totoo. Dito mismo sa lugar na ito, sa Santo Tomas, Lubao, Pampanga, nangyari daw yung pananakit at pananabunod dun sa biktima. Ayon sa kanya, isang chismis lang naman yung pinagmula ng kanilang away. Na-trauma din po ako nung gabing yun. 4 days po. Sobrang sakit. Tapos, iiga lang po ako ng konti. Sobrang sakit ng batok ko. Nangyari ang pananakit kay Duday noong August 9, pero kahapon lang daw sila nagkaroon ng kopya ng video. Kasama sa bahay ni Duday ang kanyang older sister dahil pumanaw na raw ang kanilang tatay at OFW naman ang kanilang nanay. Kasi yung mama namin, di man ginagawa yung ganun sa amin. Tapos ibang tao pa yung gagawa na. Inilapitan nila sa barangay ang insidente, and this time, nagharap na ang dalawa in front of the authorities. Ilalapit ko po ito sa DSWD kasi minor yung mga bata. Pangalawa, talagang nakita naman natin yung video, talagang nasaktan yung bata. I'm currently nag-uusap-usap ngayon sa loob ng office of the barangay chairman yung mga minor na involved doon sa viral video. Mingi po ako ng tawad sa magulang ni kasi po, nagawa ko lang po yun kasi galit po ako na. Sana po mapatawad niyo po ako. Pati ang nanay ni Marga may gusto ring sabihin sa nanay naman ni Duday. Sana po wag niyo na pong kasuhan ang aking anak para hindi masira ang pinabukasan niya. Magulang rin po kayo. Pero buo na raw ang desisyon ng nanay ni Duday. Bali, magsasampa na lang ako ng kaso. Mas mahirap sa akin. Wala silang tatay, tapos yung nanay nila, ako nandito pa, ako napakalayo ko sa kanila, walang magtatanggol sa kanila. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Bernadette Manalo, there are healthier ways to deal with anger. Nakita ko rin kasi parang nagkaroon ng bullying behavior yung bata sa isa. Alamin mo kung saan mo pwedeng express yung anger mo in a non-destructive and aggressive way. Meanwhile, may natutunan daw si Duday after what happened to her. Huwag magtitiwala sa barkada agad. Then, huwag na lang po lalabas ng gabi. Hindi may iwasan ang away at tampuhan when it comes to friendships. Pero sabi nga, there are healthier ways to deal with these problems na hindi na dapat pang mag-result in physical violence. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth.